ang user naman nitong o ang may-ari nitong account na ito na nagsulat ng ganyan ay binuksan yung Twitter account nung September 2021. At merong 4,500 followers agad kasi fake. Ano ito? Troll ito eh. Mga kaibigan eh. Itong mga post na ito ay nagko-kontra-kontra. Yan ang hindi nila na realize. Magawa sila ng fake news pero hindi nila magawang consistent sa isa't isa kundi magkakakontra sila, di ba? Ang sabi nung isa, they just met at the condo in Makati as a friend a few days after the 2016 election. Sabi naman itong Salim Muklo, ha? Ang pangalan ginagamit sa Facebook na ang pangalan ni ABL, yan ang tawag sa kanila. In most, if not of the recent post resurfacing the photos, the timeline of events is incorrect. Hindi raw po tama. Ito sa fact check ito, ha. Ang original na video raw nito ay na-post noong July 2016. Ilang buwan matapos ang eleksyon ng isang Facebook user na nagngangalang Dayaang Matuwid. Yan ang gamit na Facebook account. Na nagsabing si Robredo at Bautista ay lihim na nagtagpo pagkatapos na ipag-utos ng Korte Suprema kay Robredo sa kampo ni Robredo na mag-sumiti ng comment, ha, komento sa protesta laban sa kanya ni Narcotics Marcos. Ang eleksyon nagsimula May 9 habang ang resulta ay naging opisyal noong May 27. Barely 8 hours, ha? Mga 8 oras pagkatapos ng magpalabas ng order ang Korte Suprema, sinasabi naman na si Robredo raw ay nakipagpulong with fellow respondent and COMELEC chairman. Kasama raw yung mga respondent, ha, yung pinasasagot sa kaso, at si Andres Bautista sa 10th floor ng isang sa isang Urdaneta apartment sa Makati. At idinaos ang pagpupulong sa unit daw ng socialite na si Baby Cruz. Yan ang sabi nung nag-upload. Pero yung video ay tinanggal na ho, mga kaibigan. There was no such secret meeting. I attended a dinner party. Maybe about 40 people were there. COMELEC chairman was one of the guests. But I don't even remember that we talked. It was like we just said hello, but we didn't talk. Yan ang sabi ni Vice President Lenny Robredo. Ha? Noon, sa isang press conference. There were more than 30 people. Merong mahigit 30 katao with, in fact, sa katotohanan, members of the diplomatic corps. Yun yung mga tao dun sa party, ha? Mga kaibigan. There was no secret meeting whatsoever. In fact, I only had a one-sentence hello with Madam Vice President, so there was no secret meeting. Paliwanag din yan ni Bautista. Ha? At sinabi ni Vice President Lenny Robredo na malisyoso itong video na ito. Ha? Dahil hindi naman nagpapakita dito sa video na siya at si Bautista ay nag-usap o nag-uusap. Eh sa madalit sabi, alam nyo ito, ha?
nung itong Hayop Ecstasy Erap ay kandidato sa Maynila bago mag-eleksyon. Hindi ko matandaan kung birthday niya o nung anak niya, isa sa anak niya. Eh birthday nitong Erap, April yan eh, di ba? Eh ang eleksyon May eh, di ba? Alam ba ninyo, dinaos ito sa Manila Hotel. Isinulat ko pa ito sa column ko. At binroadcast ko rin sa radyo. Na doon sa birthday ni Erap na yun, o okasyon na yun ni Erap, sa Manila Hotel, dumalo itong dating chairman ng COMELEC na si Sixtong na matay na Brillantes. Ha? Naging bisita ron. Alam nyo, sagot ng Hayop Este ni Brillantes, ano anya masama kung nandun ako? Eh, kakampi niya si Erap eh. Hindi nga niya dinisqualify si Erap eh. Tapos nang desisyonan yung kaso ni Erap sa COMELEC na pwede siyang tumakbo. Yung pumayag yun eh. Yung si Brillantes. Tulisan yun eh. Mga kaibigan eh. Ha? Nakita nyo pagmumukha no, itsura pa lang. Mukhang buteting payat na ang laki ng tiyan. Ha? Tapos yung pagmumukha. Ha? Walang hiya. Oh. Hindi raw masama yun. Yung before election talaga nangyari. At inamin niya. Naging sagot niya dun sa aking mga pagbatikos, bakit ka nandun? Oh, hindi niya tinanggi. Eh ito, nagkataon. Tsaka ang mga bisita rito ha, sa tagpong ito na ginagawa nila ng Malaysia, ng mga hayop na ito, mga kaibigan, eh kwan eh, mga members ng diplomatic corps, sabihin, mga ambassador yan, mga consul, di ba? Mga ganon, mga taga-embassy yan, ng foreign embassies. Mga kaibigan, paano mong gagawin yung isang inappropriate na tagpo doon? Di ba? Paano mong gagawin yung meeting sa isang ganong okasyon? Impossible. Siyempre, dapat discreet. Di ba? Kasi yung vulgar eh. Tapos ang nandun, mga kuan, mga kagalang-galang na membro ng diplomatic corps. Hindi mo gagawin yun kung ikaw meron kang kuan. At saka, hindi naman totoong nangyari yung nagkataong napunta sila sa isang okasyon, eh hindi before election. After election yun. At kung meron kayong lihim na pag-uusapan, hindi lihim yung ginawa nyo. Kasi may mga tao eh, di ba? Oh. Pangalawa, hindi mo doon gagawin para maipakita mo pa sa iba. Di ba? Eh yun si, yung kinukwento ko sa inyo, makapalang mukha noon, si Brillantes. Di ba yan ang unang tumarantado ng eleksyon natin? Ha? Noong 2013 elections. Yan na nagwalang hiya eh. Diyan sa, kwan, sa, ano tawag niya, Smartmatic. Yan ang kasabwat ng mga nasa likod ng Smartmatic, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ahabol ko lang itong isang balita. Ha? Bagay, alam nyo na ito eh, yung nasuspindi itong si Gadong eh, di ba? Dahil sa pagmumura niya dun sa journalist na si Raisa Robles. Pambababoy. Hayop ang bunganga nitong taong ito. Ha? Lintik po ang bunganga nitong gado na ito na naturingang isang abogado. At sinasabi ho na sinuspindi.
ng Korte Suprema. Alam ba ninyo, ito yung madalas natin sinasabi. Yung mga karamihan sa agency ng gobyerno natin, Ombudsman, Supreme Court, dapat yan eh, merong motto proprio, ano yan eh, powers yan eh. Ano yung sabihin ng motto proprio? Pwede silang mag-exercise ng kapangyarihan, ha? On their own, sa sarili nila, na hindi na kinakailangang meron pang dumulog sa kanila para magreklamo. Halimbawa, naamoy ng, di ba, natatandaan nyo si Conchita Carpio Morales nung siya itong pinatistigo sa kaso ni Corona, di ba? Ano ang nagtulak sa kanya? Kino-question siya ni Justice Cuevas noon, abogado ni Corona. Ano nagtulak sa kanya para pakialaman itong kaso ni Corona na wala namang reklamo sa Ombudsman? Ano sagot ni Justice Conchita Carpio Morales? Motto proprio, your honor. Yun ang nangyari sa kasong ito ni Gadon. Umaksyon ng Korte Suprema, naggawad sila ng disciplinary action dahil kapangyarihan nila yun. Ha? Nasa kapangyarihan yun ng Supreme Court na sa sarili nila pwede silang umaksyon. Dahil nasa jurisdiction nila yan eh, mga abogado yan eh. Under lahat ng Supreme Court yan. Mapahusgado kasama mga abogado. Di ba? Ngayon, meron pala kayong ganyan eh. Ngayon, maliwanag na pwedeng i-exercise ng Supreme Court ang kanilang kapangyarihan. Bakit hindi sa lahat ng pagkakataon? Yan ang tanong ngayon. Hindi ma-exercise ng Supreme Court yan. Yung mga abogadong abusado, si Digong lang eh, pwede nilang kastiguhin yan eh. Ang kakastiguhin nila yung profession eh. As a lawyer eh. Yan, si Martires, pwede nila tanggalan ng lisensya yan eh. Ha? Ito si Gadon, walang karapatan itong maging abogado. At marami sila sa administrasyong ito na kahihiyan sa legal profession. Si Digong nyo, kahihiyan yan. Si Martires, kahihiyan yan. Si Panelo, si Roque. Oh, yan. Mga kwanu yan, ha? Katotohanan yan, ha? Hindi maididina yan. Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumabit man yaong wakas? Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y puno.
iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit ng iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapi, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan.